Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsyas! Meow meow time tayo ulit! Ito ay naging laro niya nitong nakaraang March 9, 2022 sa Serbia sa IM Norm Tournament, kung tawagin ay IM Ask 8. Nakaharap niya ang international master na taga roon sa round number 4 na si IM Sredojevic Ivan. Ayan, maraming pang puzzle mamaya dito sa tirada. Seatbelt na kayo ha! Ready, ready! Nag e4 dito si Miao Miao, nag c5 si IM, knight f3 d6 at syempre open Sicilian, knight f6 knight c3 at tinira ang legendary Sicilian Nydorf defense, bishop d3. Ito ang interesting. Dito kasi ang madalas ginagawa, 'di ba? Yung English variation, yung f3, yung Zozin, yung classical bishop e2, bishop g5. Yan ang madalas ginagawa dito, pero dito nag-bishop d3. Tingnan natin, queen b6, tineret ang knight. At dito, hindi pinansin ni Miao Miao, nag-castling lang at nag-e6. Kasi nga naman, kung matatakawan, uy, libre yung knight. May bishop b5 check, lipad gagad ang queen mga kamatsyas. Okay? Ayan, or capturein man, queenless pa rin. Ayan. Kaya hindi magagalaw ang knight sa d4, nag-e6 lang, control the d5, bishop e7 para makapag-castling na. At dito nag-a4, ayan, mag-a5, papaalisin ng queen, knight bd7, bishop e3. Ayan na, sinalubong na ang queen, naku, magna-knight e6 na yan, at dito umilag. Pero atin munang liwanagin, bakit kaya hindi naman kinapture ang libreng pawn sa b2? Merong kasing queen dito mga kamatsyas, at may paparating na rook fb1, makukulong ang queen. At halimbawa, kung mag-queen b4 dito, mag-a5. At talagang eto na ang paparating. Ang purpose ng a5 dito, para walang aatrasan ng queen sa a5 square. At dito ay, nako, ang computer sinasuggest ay d5 na, e d5, knight d5, knight d5, queen to queen, at knight c7 check, king d8, knight c takes e6, pitas muna with check, capture, at saka kakapture dito na ang black king ay maiiwanan ng exposed king sa gitna, weak ang pawn sa e6, grabacious mga kamatsyas. Okay? Kaya dito, balik na tayo ha. After bishop e3 ni Miao Miao, ay napaatras na lang dito si IM at nag f4. Ayan na, mag-f5, may timing ng e5, nakaka-pressure. b6 para i-develop ang bishop sa b7. Queen f3, yan, threatening e5, maa-atake ang tore, bishop b7, sinalubong kagad, rook ae1, yan ang tamang preparasyon sa mga tore mga kamatsyas, para nako, malapit-lapit na yan, umuusok na no, kasi nakaporma na, bishop e7 at nag-queen h3. Nakaka-pressure mga kamatsyas kasi nakaturo dyan na tipong nag-aabang lang sa black king na mag-castling. Dito ay nag-g6 muna. Ayan, tamang duda rin si IM. Pero ano ba ang mangyayari halimbawa kung mag-castling na nga? Mag-gg4. Ayun, wala pa rin naman palang f5 or e5. Nakakatakot nga lang no kasi may g4, g5 ang paparating, papaalisin ng knight. Then later on, e5, yan ang aking natatanaw. Magkukombine ang light square bishop at ang queen para makapagbigay ng napakalakas na pressure sa kingside. Kaya dito ay yan siguro ang natanaw. Kaya nag-g6 muna dito si IM at nag-bishop f2. Ayan, saan ba ilalagay yan? Ah, mag-e5 na ba? F5, tingnan natin, inunahan na kagad ni IM. Ayun yata ang nakita niya eh. Mukhang mag-e5 na dito si Miao Miao eh. Inunahan na kagad, knight f3, kinapture ang libreng pawn sa f4 at dito. Ah, seatbelt na. Knight d5, nagsimula ng magparamdam talaga ng atake si Miao Miao. So kinapture, capture, at nag-knight e5. Tinakpan kagad ng agaran ang e-file. Eh bakit naman kaya? Halimbawa kung capturein ang libreng pawn sa d5, mayroong bishop d4. Ayun, may atake doon, no? Na halimbawa, iiwas natin rook f8, may queen takes h7, parang pwede na yun, ano? Pero ang gusto ng computer dito ay b4. Aba, lalim pala. Medyo may pagka-positional, no? Na dito, ang panghahawakan ng puti, yes, nakakain ka nga ng pawn sa d5, pero ano na ang king mo sa gitna? Hindi makapag-castling-castling dahil makukuha ang bishop sa e7. Ayun, matindi, malalim ang kargang positional pressure, mga kamatsyas. Walang knight c5, yun ang purpose ng pawn. Pag nag-knight e5 naman, kakapturin lang yan. Ang daming pang-capture sa e5. Ang importante sa puti, yung king nasa gitna.
Okay? Balik tayo mga kamatsas, malalim. Kaya pala dito, nag-knight e5 na lang, agarang pantakip sa e-file at nag-bishop d4. Ayan na, ako, ready na. Nag-f6 para todo-todo ang suporta sa knight. Yun nga lang. Dito po, kinapture, capture. At ang unang tanong ko sa inyo, ano ang best move na ginawa dito ni Miao Miao? Sa ilang sandali lang, itutuloy ka agad natin. Start! Maraming salamat and congratulations sa mga nakakita. Boom! Bishop takes G6. Ito na ang gustong-gustong part ni Miao Miao. Bishop takes, hindi pwedeng capturein kasi makukuha ang tore na obliga lang tumakbo sa gitna at nag-bishop E4. Ito naman ang threat. Magsasacrifice yan ang pawn sa D6. Bishop C5 check, King H1 at nag-Queen G7. Queen G7 para walang timing ng D6 na may threat sa queen, ano? Knight H4, another good move, pupunta naman sa F5 para maipasok, maipang-atake. Rook A7, grabacious namang depensa yan. Ano? Control sa 7th rank, Knight F5 pasok, Queen G5. At dito mga kamatsas, ang tindi na naman ng binitawan, bilib ako dito. O sige po, o, ah, kasi maraming puzzle talaga sa laro ni Miao Miao. Pakigess nyo ulit, sa ilang sandali lang, itutuloy ka agad natin. Start! Congrats sa mga nakakita, B4. Yan ang art of attack na dapat gawin. B4, atake sa bishop, kinapture talaga ni IM. No? Kasi mahirap unawain eh. Capture na naman to ha, parang mapapatanong lagi eh. Queen B3, ayun, tiniret ang bishop sa B4, bishop C5, at dito, pangatlong puzzle. Pakigis nyo po, sa ilang sandali lang, tutuloy ka agad natin. Start! Congrats sa mga naka-spot. Nako, Mikhail Tal talaga. Knight D6. Genius move. Ayan, no? Oh, di-threat ang bishop. May knight F7 na paparating. At dito, nag-bishop A8 na lang para makover ang F7 na lundag ng knight. Pero dito, mga kamatsas, unawain natin ba't hindi kinapture ang libreng knight. Mayroong queen takes B6. Mas matindi hangad ni Miao Miao eh. Binigay ang knight pero pag kinapture, mas matindi kapalit. Genius talaga tong batang to. O di ba? Tangay ang rook sa A7, malupits. Kaya dito nag-bishop A8, nag-A5. Puro malalakas ang puwersa eh. O pag kinapture na naman, may queen B8 check na naman doon. Kuha na naman ang tore sa H8. O still hindi pa rin makapture ito. May queen takes B6, nag-B5 na lang para masara. Pero pilit mang sinasara pang apat na puzzle na binitawan dito ng bata. Pakigess nyo po ulit. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Miao Miao talaga. Mukhang Miao Yi na rin ang tira nyo pag nakita nyo to. Knight takes B5. Ay, nako, ang hirap isara ng position pag ganito ang kalaban. Knight takes B5, kinapture lang, rook G7. Hindi na naman kinapture, oh. O dito, para kahit paano may pressure, kaso wala, may bishop naman eh. Pero tanong, bakit kaya hindi kinapture ang knight, may queen takes B5? Ayan, ang tanong, ano tira mo ngayon dyan? Kasi threat ang bishop, tapos may queen B8 check, makukuha pa rin ang torres H8. Na dito, ang nirecommend ay rook C7, pero may D6 naman. Na pag kinapture, o di queen B8 check, o pag hinarang, capture ang bishop. Pag umangat naman dito, ganun pa rin, o di wala na. Lamang pa rin sa material, okay lang ang puti dito, safe na safe, walang atake, no? Malupites talaga mga kamatsas. Kaya dito, nag-rook G7 na lang. At, sige po, last na to ha, pasensya na, last puzzle, pang lima. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Thank you so much! Brilliant move, hindi na good move ito. Brilliant Knight D4. Excellent ang binigay ng Stockfish dito. So, para magkaroon ng daan, ang queen papunta doon sa B8 check, makuha ang rook sa H8, ang ginawa, kinapture na lang talaga. Kasi pag hindi ka capture, lulundag na rin ang knight sa E6. Ayan, oh. Ay, nako. Grabacious. Ang daming threat. Kaya kinapture na. Check. King D7, capture. Rook G8, capture. At dito nagsawa na, napagod na si IM. Sumuko na sa bata. Hanip, nakakapagod na kalaban na bata ito. Masyadong salbahe.
Oh, nag-resign. Bakit nag-resign? Kasi pag bumalik, Rook G7, magku-Queen H3 na. At halimbawa, kung mag-King D8, Rook B1, papasok na, mga ngali-ngalikot na, yun ngang walang attacking direct, eh, di ba? Na gagawa ng paraan para buksan ni Miao Miao. Eh, lalo na pag may mga bukas-bukas na ganyan, lalong nagkikristalize ang mata nun sa mga bukas-bukas. Kung saan papasok ng atake. Kahanga-hangang bata ito, mga kamatsyas. Very talented. Sana ay mamana ng ating mga chikiting, no? Ng ating mga kids dito sa Pilipinas. Yung ganitong klasing tapang at kakayahang umatake, sacrifices, napakaganda. Nakaka-entertain talaga ang mga ganitong klase ng laro, mga kamatsyas. Maraming salamat po. Sana na-update kayo, na-inform, na-train kayo, at natuto. At muli, paki-like and share ang video na ito. Paki-follow ang ating Kamatsyas Facebook page. Pa-subscribe ang ating English channel, I Am Space Rod Twinks. At pa-join ang ating official website, kamatsyas.com. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.